بسم الله الرحمن الرحيم. Pamamin po sa pagkaputol lang ating live lecture sapagkat nagdasal po ng Salatul Asar. Ngayon pa ipagpatuloy po natin ang mga dasal na maliban sa limang uri ng pagdarasal. At humingi po ako ng paumanhin uli sapagkat sa bilis ng aking pananalita kanina sapagkat tinahabol po natin ang oras. Ngayon po ay inshallah maging normal na yung ating pagsasalita. Ngayon naman po ulitin natin yung Salatu ad-Duha. Ang Salatu ad-Duha, ito ay sinasagawa kapag sumikat na ang araw. At nabanggit po natin kanina, ang araw ay kailangan na sa ibabaw na ng kalupaan na ang kanyang taas ay, kung susukatin natin ang isang spear, ay nasa ibabaw na siya nito. Nasa dulo na ng spear na ito. At ito po ay dalawa o kaya naman apat, ibig sabihin walang limitasyon po, katulad ng nabanggit natin kanina. At ang dalil po dito ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa, wa kullu tasbihatin sadaqa, wa kullu tahmidatin sadaqa, wa kullu tahlilatin sadaqa, wa kullu takbiratin sadaqa, wa amrun bil ma'rufi sadaqa, wa nahyun 'anil munkari sadaqa, wa yujzi'u min dhalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha, rawahu Muslim. Sinabi ni Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan sa bawat araw, itong kahulugan ng hadith, sa bawat araw, ang lahat ng parte ng ating mga katawan ay sadaka. Sa isang tao, patalinawin natin mabuti, sa isang tao, ang lahat ng bahagi ng kanyang katawan sa bawat araw ay pwedeng makagawa ng sadaka. At ang sadaka po ay kawang gawa. At ang lahat po ng bagay na mabubuti at ikinatutuwa, iniibig ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito rin po ay matatawag na sadaka. Ito ay mayroong reward o biyaya kay Allah subhanahu wa ta'ala. So nabanggit natin ang lahat ng bahagi ng ating mga katawan ay mayroong sadaka. Ang kamay natin, pwede tayo magbigay tulong sa pamamagitan ng pera o kaya naman ay physical na tulong sa ating kapwa. Ang ating paa ay pwedeng magkaroon ng sadaka. Kung tayo ay example niyan ay pupunta tayo sa masjid o pupunta tayo sa mga lecture at iba pang mga parte ng ating katawan. At sinabi pa ni Propeta Muhammad bilang pagpapatuloy ng hadith, magkagayon ang lahat ng tasbiha at pagsasabi ng Subhanallah ay sadaka. Ito yung pagpupuri kala Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu tahmidatin sadaka. At ang lahat ng pagsasabi ng Alhamdulillah o tanumang pagpupuri na katulad nito ay sadaka din. Wa kullu tahlilatin sadaka. At lahat ng pagsasabi ng La ilaha illallah o ang pagdadakila kay Allah subhanahu wa ta'ala ay sadaka din. O yung pagkilala kay Allah subhanahu wa ta'ala ng iisang Diyos ay sadaka. Wa kullu takbiratin sadaka. At ang lahat ng pagsasabi ng Allahu Akbar o katulad nito, pagdadakila kay Allah subhanahu wa ta'ala ay maituturing na sadaka. Sa makatawid, ang sadaka ay lahat ng gawaing mabuti na kinalulugdan ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito man ay mula sa ating physical na katawan, ito man ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga material na bagay sa mga tao, kabilang na nandito ang amrun bil ma'ruf, sadaka. Kaya sinabi dito, pati ang pag-uutos ng kabutihan ay sadaka, wa nahyun 'anil munkari sadaka, at ang pagbabawal ng kasamaan ay sadaka. At bibigyan ng gantimpala mula sa ating katawan, siyempre, o kabilang sa mga pagkukuhan ng sadaka, ay ang pagdarasal ng 2 raka'a na isinasagawa sa duha o sa umaga. At ngayon naman po ay dumako tayo sa salatu rak'ataini ba'dal wudu. Ang sala pagkatapos ng ablusyon o paglililis ng ating katawan. Ito po ay 2 raka'a. At ang dalil dito ay ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma sala rak'ataini la yuhaddithu fihima nafsahu غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. Itong hadith na ito mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ito ay isinalaysay ng isang sahabi na si Imran na servidor ni Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Nakita niya daw si Uthman na nagsasagawa ng wudu o ng ablution. At pagkatapos magsagawa ng ablution ni Uthman ay nagsabi siya. Sinabi niya na sinabi ng sugo ni Allah, man tawadda'a, sino man ang mag ablution o gumawa ng wudu katulad ng pagsasagawa ko ng wudu, at pagkatapos siya ay nagdasal ng 2 raka'a, 2 tindig o 2 unit, la yuhaddithu fihima, at wala siyang ginawang
anumang makabundong bagay, ayon kay Alimaman, nawawi ang kahulugan nito, yung pagkatapos niyang magsagawa ng wudu. Yung pagitan ng pagkatapos ng magsagawa ng wudu at yung dalawang rakaan sala, wala siyang ginawa dito anumang makamundong bagay. Ibig sabihin, hindi na siya gagawa ng anumang bagay na labas sa sala. Pagkatapos ng wudu ay tumungo na siya sa masjid o kaya naman ay magdasal na siya. Mas mainam yun mga kapatid. Yun ang tinutukoy dito. At mapapatawad ang kasalanan ng tao na gumawa nito. Kaya sinabi ng subhanahu wa ta'ala ni Propeta Muhammad, pinapatawad sa kanya ang kanyang mga naunang kasalanan. At ito po, pag sinabi natin mga naunang kasalanan, yung minor sins. Uulitin ko po, ang sino man nagsagawa ng wudu at nagdasal siya ng dalawang rak'a at wala siyang ginawang makamundong bagay sa pagitan nito, ay mapapatawad ang kanyang mga kasalanan. Ngayon naman po ay yung tinatawag na salatu tahiyyati al-masjid. Yung pagdarasal na kapag ikaw ay papasok sa bahay dalanginan o bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala o sa masjid. Ito po ay dalawang rak'a. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idha dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atayn." Sinabi niya, kapag ang isa sa inyo ay pumasok sa masjid, ay magdasal siya ng dalawang rak'a bago siya huwag siyang uupo hanggat hindi siya nakakapagdasal ng dalawang rak'a. Ito po yung dasal kapag every time tuwing ikaw ay papasok ng masjid. At ang ikatlo naman po, ang sumunod naman po ay ang as-salatu bainal adhan wal iqama. Ito po yung pagdarasal sa pagitan. Ito yung sala na ito mga kapatid, marami ang hindi nakakaalam ng tungkol sa sala na ito. Ang pagdarasal sa pagitan ng adhan at iqama kabilang sa mga sunnah. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Baina kulli adhain salatun, baina kulli adhain salatun, thumma qala fi ath-thalitha liman syaa." Rawahu al-Bukhari. Sinabi niya, sa pagitan ng dalawang adhan, at ang tinutukoy po dito ay adhan at iqama ay may sala, may pagdarasal. Then inulit niya na naman, "Baina kulli adhain sala." Sa pagitan ng dalawang adhan, ibig sabihin ng adhan at iqama ay may sala. At sinabi niya sa ikatlo, "Liman syaa." Sino man ang may nais na isagawa ito. Sa mga katuwid, ang sala o sunna sa pagitan ng adhan at iqama, mga kapatid, ay kabilang sa ating mabubuting gawain na pwede nating itong isagawa every time na tayo ay magsasagawa o every time na darating ang oras ng pagdarasal pagkatapos ng adhan bago pa ang iqama. Ngayon naman ay may tinatawag tayong salatu at tawbah. Itong salatu at tawbah mga kapatid ay pagdarasal dahil ikaw ay humihingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagdarasal bilang pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ikaw may nagawang kasalanan, ay pwede kang magdasal ng dalawang rak'a upang humingi ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ni Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, sinabi niya, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Ma min rajulin yudhnibu dhanban thumma yaqumu fa yatahharu thumma yusalli thumma yastaghfiru Allah illa ghafara Allah lahu thumma qara'a hadhihi al-aya: Walladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru dhunuba illa Allah." Sinabi ni Ali ibn Abi Talib, narinig niya ang sugo ni Allah na si Propeta Muhammad na nagsasabi, walang sino mang lalaki na nakagagawa ng kasalanan pagkatapos siya ay maglilinis ng kanyang sarili at magdarasal at hihingi siya ng kapatawaran kay Allah subhanahu wa ta'ala, maliban na lamang na siya ay patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At binasa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang ayat na ito, at sila na mga nakagawa ng fahisha, ibig sabihin kasalanan katulad ng pangangalo niya, wadhalamu anfusahum, at nagkasala o nakagawa ng masama sa kanilang sarili, dhakarullaha, subalit sila ay inalalan nila sa Allah subhanahu wa ta'ala at humingi sila ng kapatawaran sa kanya, sa kanilang mga kasalanan, si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpapatawad. At wala nang ibang nagpapatawad ng mga kasalanan maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon mga kapatid, ay dumako tayo sa as-salatu qabla al-jum'a. Yung pagdarasal before ng salatu al-jum'a. Ayon kay Abu Hurairah radiyallahu anhu, "Man iktasala thumma ata al-jum'ata wa salla ma quddira lahu
ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام رواه مسلم. Ito po yung sala before ng salatu al-jumu'ah. Sinabi ni Propeta Muhammad, sino man ang maligo at dumating sa masjid upang magdasal ng jumu'ah at magdasal siya ng dasal sa apat ng kanyang makakaya. Ibig sabihin dito, hindi nangangahulan na dalawang raka lamang. Kaya sinabi ito, makudira lahu. Kasi mga kapatid, ang pagdating sa masjid para sa pagdasal ng jumu'ah ay mas mainam na mas maaga. So, understood na sa pagdating mo sa masjid ay pwede ka magdasal ng sunna na sala sa abot ng iyong makakaya hanggang dumating ang imam upang isagawa ang khutbatu al-jumu'ah. At pag dumating ng imam at isasagawa ng khutbatu al-jumu'ah ay tatahimik hanggang sa matapos ang imam sa kanyang khutba at siya ay magsasala pagkatapos ng khutba bago pa man lumabas ang imam. Anong kanyang reward na makukuha? Gufira lahu, patatawarin sa kanya ang kanyang mga kasalanan sa pagitan ng jumu'ah na yaon at ng susunod na jumu'ah at may karagdagan pang tatlong araw na mga kapatawaran. So tinutukoy dito mga kapatid, makukuha mula mga kapatawaran na ito kung una, naligo, kaya mainam ang pagligo po sa araw ng jumu'ah. At kapag nagdasal ka, minimum dalawang rak'a, at kung ikaw ay makikinig sa imam habang siya ay naghukutba, at magdarasal ka, at hihintayin mo na lumabas ang imam, ibig sabihin, huwag kang mauuna sa paglabas ng imam mula sa masjid, ang reward na iyong makukuha ay ang kapatawaran ng iyong mga kasalanan sa pagitan ng dalawang jumu'ah at may karagdagan pa ang tatlong araw. At kasunod nito ay meron ding sunnah na pagkatapos ng jumu'ah. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idha salla ahadukum al-jum'ah falyusalli ba'daha arba'an." Sinabi niya, sino man ang magdasal sa inyo ng jumu'ah, ibig sabihin pagkatapos ng salatul jumu'ah ay magdasal siya ng sunnah na arba'a. At sa ibang mga hadith naman po ay dalawa. So po pwede po magdasal kayo ng pagkatapos ng jumu'ah ng dalawang rak'a o kaya naman ay apat na rak'a. Ilang minuto na? Tapos na. Tuloy lang natin. Okay? Sumunod naman po ay yung salatul qadim minas safar. Ito yung sala na isinasagawa ng tao kapag siya ay nanggaling sa paglalakbay. Marami po tayong alam na nasala na maliban sa limang obligadong pagdarasal. Kabilang na po ito. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sinabi ni Ka'ab ibn Malik, siya ay nagsasalaysay sa sinasagawa ni Propeta Muhammad. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha qadima minas safari bada'a bil masjidi wa yarka'u fihi rak'atayn thumma yajlisu linnas. Sinabi niya, kapag ang sugo ni Allah, sinabi ni Ka'ab ibn Malik, kapag ang sugo ni Allah ay dumarating mula sa paglalakbay, siya ay pumupunta sa masjid at nagdadasal siya dito ng dalawang rak'a at pagkatapos ay umupo siya kasama ng mga tao, ibig sabihin ay nagle-lecture siya. So ito yung dalil na meron palang dalawang rak'a na sunna kapag ang tao ay nanggaling mula sa paglalakbay. Ngayon naman ay yung salatu al-istikhara. At ito yung pagdarasal dahil ikaw ay nasa, meron kang pinagpipilian, may ninanais kang bagay. Yung bagay na iyon na nalilito ka kung ito ba ay kukunin mo, ito ba ay nais mo o hindi. O alin ba ang mas pipiliin mo sa dalawang bagay na ito? Alin ang mas mabuti sa dalawang bagay na ito? Ibig sabihin ng salatu al-istikhara, yung humihingi ka ng tulong kay Allah subhanahu wa ta'ala na gabayan ng iyong puso. O kaya naman humihiling ka kay Allah subhanahu wa ta'ala na ibigay sa iyo ang mas mainam sa anumang pinagpipilian mong mga bagay o anumang pinagnais mong pagdesisyonan na ibigay sa iyo. Ito ang ibigay sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang dahil dito, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o sinabi ni Jabir ibn Abdullah, kana Rasulullah yu'allimu al-istikhara fil umuri kama yu'allimu nas-sura min al-Qur'an, yaqulu idha hamma ahadukum bil amri falyarka' raqatayn min ghairi al-faridati thumma liyaqul Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ayan kay Jabir ibn Abdullah, kanya sinabi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tinuturuan kami kung paano mag-istikhara sa mga bagay-bagay katulad ng pagtuturo niya sa amin ng mga chapters, mga bersikulo sa Banal Quran. At sinabi niya, kapag meron mang isang bagay sa inyo na
ninanais na, na ito ay inyong ninanais ay magdasal siya ng dalawang rak'a na hindi kabilang sa farida, na hindi kabilang sa obligado, at sasabihin niya, ito ang sabihin kapag siya ay nagdarasal ng salatul istikhara, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. O Allah, ako ay humihiling sa iyo ng pinakamainam, kasi yung istikhara po mula salitang khair, kaya ang ninanais mo yung pinakamainam para sa iyo. Ang sinasabi niya, o ang dapat na sabihin mo kapag ikaw ay nagdarasal ng salatul istikhara, Allahumma inni astakhiruka. O Allah, tunay na ako ay humihiling sa iyo ng pinakamabuti na iyong nalalaman para sa akin. Ngayon naman ay yung tinatawag na Salatul Kusufi wal Khusuf. Ito yung pagdarasal tuwing may solar at lunar eclipse. Okay? Ito ay sunnatun muakkada. Sinabi ni Aisha radiyallahu anha, خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب في الناس رواه الشيخاني وأخرجه الشيخاني. Sinabi ni Aisha radiyallahu anha patungkol sa pagdarasal ng Salatul Khusuf tuwing may solar eclipse o lunar eclipse, sinabi niya ni Aisha radiyallahu anha, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay gumagawa o nagsasagawa ng pagdarasal sa unang tindig o sa pagkatapos ng pagbigkas niya ng ito. Tandaan niyo mga kapatid, yung Salatul Khusuf wal Khusuf, ito yung kakaiba sa lahat ng sala. Dahil sa isang rak'a, mayroong dalawang qiyam at mayroong dalawang ruku'. Kakaiba po ito. So, mag-ingat po tayo dito, pakinggan ninyo mabuti kung paano po ba ang tinatawag na Salatul Kusuf at Khusuf. Sinabi dito ni Aisha, si Propeta Muhammad ay nagdasal. Sa kanyang unang pagtayo, yung pagkatapos ng Takbiratul Haram, ay pinahaba niya yung kanyang pagtayo. Ibig sabihin, nagbasa siya ng Suratul Fatiha at nagbasa siya ng mahahabang aya. At pagkatapos, ibig sabihin matagal yung pagtayo na iyon. At pagkatapos siya ay nagruku. At pinahaba niya yung kanyang ruku. At pagkatapos nun ay, siya ay tumayong muli. Sa pagtayo na ito, nagbasa uli siya ng Fatiha at dinugtungan pa ng mahabang aya, na mahabang sura o aya sa Banal na Quran. Matagal ang kanyang pagiging pagtayo. Subalit hindi ito katulad ng kanyang hindi katulad ng haba nito ng sa unang pagtayo niya. Mas maiksi na. Okay? At pagkatapos noon ay nagruku na naman siya. Tingnan nyo. Sa halip na, di ba dapat sa isang rak'a, mula sa pagkakaruku ay magsusujud? Ngayon hindi. Mula sa pagkakaruku, hindi siya nagsujud. Kundi nakatayo lamang siya at pinahaba niya yung pagtayo dito. Nagbasa siya ng Fatiha at nagbigkas ng mga aya sa Banal na Quran at pinahaba niya ito. Subalit hindi ito singhaba nung ginawa niya nung una. And then nagruku na siya. Nagruku na naman siya. Pangilang ruku na ito? Pangalawa. Okay? At pinahaba niya yung ruku dito sa pagbibigkas ng Subhan Rabbil Azim ng paulit-ulit. At hindi ito katulad ng haba nung naunang ruku. Sa mga katuwid mga kapatid, ang kanyang ginawa ay pagtindig ng mahaba. And then nagruku ng mahaba. Matagal na pagruko. And then tumayo siya uli. At mahaba yung matagal ang kanyang pagkakatayo. Subalit hindi katulad ng haba ng una. And then nagruko na naman siya. Hindi siya nagsujud. Nagruko na naman siya at pinahaba o matagal yung pagruko na ito na hindi katulad nung naunang haba ng kanyang ruko. Okay? And then tumayo siya uli. Rabbana walakal hamd. Sami Allahu liman hamida. Rabbana walakal hamd. Saka na siya nagsujud. Okay? Saka na siya nagsujud doon. At pagkatapos ay tumayo na siya uli at inulit niya yung ginawa niya sa arak'atul ula. Yung unang tindig. Sana'y walang malito sa inyo. At kung mayroon man sa inyong malito, ay pwede nating i-search ito, magtanong sa ating mga kapatid, inshallah. At ngayon ang tinatawag na Salatu al-Idain. Ito yung pagdarasal tuwing Eid al-Fitr at Eid al-Adha. At ito ay sinasagawa ng lahat ng mga kalalakihan. Meron po itong khilaf. May nagsasabi na ito do ay sunnah muakkada. Meron nagsasabi na ito ay fardu kifaya.
At may nagsasabi na fardun alal ayn. Ibig sabihin, nagsasabi na ang salatul eidin o pagdarasal sa dalawang eid ay sunna daw na muakkada. At ang isang kaul ay fardu kifaya o al-fardu alal kifaya. Ibig sabihin, kapag naisagawa na ito ng ibang tao, hindi na obligado sa iyo. Ang importante ay may nagsagawa na nito. At ang isang kaul naman ay fardu ayn. Subalit, doon po tayo sa pinapakinggan ng ating mga itong tinuturo ng karamihan ng ating mga ulama at ang pinakamalapit sa tama, inshallah, ay ito po ay fardu ayn. At ang dalil dito ay sinabi ni Propeta Muhammad o ang sinabi ni Ummu Atiyah, kanyang sinabi, Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fil idaini al-awatika wa dhawati al-khudur wa amara al-huyada an ya'tazilna musalla al-muslimin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ito yung dalil na nagsasabi na ang Salatul Eidan ay fardu ayn. Mula kay Ummu Atiyah, sinabi niya, inutosan kami ng sugo ni Allah na si Propeta Muhammad na ilabas namin sa Eidan. Ibig sabihin, tuwing darating ang Salatul Eidan, ang mga dalagang kababaihan na birhen at mga kabataang kababaihan. At inutosan niya rin na lumabas ang kahit na may mga nasa buwan ng dalaw. Lalabas sila dito mga kapatid, hindi para magsala, kundi para tunghayan lamang o makibahagi sa special na araw na ito. Okay? Sila ay inutusan na lumabas, papunta doon sa dasalan ng mga Muslim na isinasagawa ang Salatu al-Eidain. At ang sumunod ay ang tinatawag na Salatu al-Istisqa, ito yung dasal. Sa tuwing ang dasal upang humingi ng tubig kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kadahilanan ng drought o matinding tagtuyot na wala nang mainom ang mga tao, natutuyo ng mga balon, ito po yung dasal upang humingi kay Subhanahu wa Ta'ala ng tubig. At ang pagsasagawa po nito mga kapatid sa pananampalatayang Islam ay katulad ng nabanggit ni Ibn Abbas radiyallahu anhu, sinabi niya, Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutabadhilan mutawadian mutadarrian hatta atal musalla faraka alal minbari walam yakhtub khutbatahum hadhihi walakin lam yazil fi ad-du'a'i wa at-tadarru' wa at-takbir thumma salla rak'atayn kama yusalli fil 'id. Rawahu Abu Dawud wa akhrajahu Abu Dawud wa at-Tirmidhi wa hasanahu al-Albani. Sinabi ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kalugdan nawa siya ni Allah, ito yung ginagawa po sa Salatul Istisqa. Lumabas si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang kanyang kasuotan ay kasuotang walang palamuti. Ibig sabihin simpleng kasuotan. Sabihin natin kasuotang pangmahirap, yung hindi mo makakakitaan ng magandang pananamit. Mutawadian, na si Propeta Muhammad ay nagpapakumbaba. Mutadarrian, ibig sabihin yung imahe na kaawa-awa. Hanggang sa siya ay dumating sa dasalan at siya ay pumunta sa minbar o umakit siya sa minbar, hindi siya nakhutba mga kapatid. Sinabi dito, subalit siya ay nanalangin. Matinding panalangin ng paghingi kay Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay nagtatakbir. Ano mga salita mga kapatid sa pananampalatayang Islam? Kung hindi kayo marunong mag-Arabic, kung paano humingi ng tubig kay Allah subhanahu wa ta'ala, pwede kayong manalangin ng anumang lingwahe na nais ninyo. At pagkatapos noon ay magdadasal ng dalawang rakat. Una, tandaan nyo ay pagdua muna. And then ay ang magdasal ng dalawang rak'a katulad ng pagdarasal sa Eid. So ibig sabihin sa Salatul Istisqa, ang salajaan ay katulad ng sa Salatul Eid. Kaya nga lang, may nauuna dito, hindi khutba, kundi yung dua ng paghingi ng tubig. Ano ba yung kaparaanan? Paano ba paraan ng Salatul Eid? Unang takbir ay pitong takbirat, and then ruku, sujud, hanggang sa matapos ang unang raka. At sa ikalawang raka naman ay yung limang takbir hanggang sa matapos ito. Inshallah, ipag-alala natin yan kung ano, kung paano yung Salatu al-Eid. Ngayon naman tinatawag na Salatu al-Janaza. Ito yung pagdarasal para sa namatay o para sa binawian ng buhay. Ito po ay fardu kifaya. Obligado sa mga Muslim na kapag isinagawa ito ng iba, hindi na magiging obligado sa iba. Ulitin po natin. Ang fardu kifaya ay pagiging obligado sa isang Muslim, hindi sa lahat. Hindi sa bawat individual, kundi kapag may gumawa na nito, ay hindi na obligado pang gawin mo. Okay? Samantala ang fardu ayn, ito ay obligado sa lahat ng individual ng mga Muslim. Katulad ng salatul ng fajr, salatul adhuhr, lahat ng mga pagdarasal na obligado, okay?
Hindi ito pwedeng sabihin na sinagawa ng iba, hindi ko nagagawin. Hindi. Kailangan ito ay gawin ng bawat isa sa atin. At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja ma'a janazatin ma'a min baytiha wa salla 'alayha thumma tabi'aha hatta tudfan, kana lahu qiratani min ajrin, kullu qirat mithla Uhud, wa man salla 'alayha thumma raka'a kana lahu min al-ajri mithla Uhud." Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Sino man ang lumabas ng kanyang tahanan upang magsagawa ng pagdarasal ng salatul janaza at sumama siya sa paglibing nito, ay magkakabit siya ng dalawang sukat ng ginto." Dalawang sukat ng ginto. At ang isang sukat ng ginto, mga kapatid, sinabi ng Propeta Muhammad, ang katumbas nito ay isang bundok ng Uhud. At napakalaki po ng bundok ng Uhud. At makikita diyan, kaharap ko mismo ay ang bundok ng Uhud, pero huwag natin ipakita sa inyo. Napakalaki po nito, mga kapatid. So magkakaroon siya ng dalawang gantimpala na silaki ng bundok ng Uhud. So bakit kung nagdasal lamang siya ng salatul janaza at hindi siya sumama sa paglibing nito, ay makukuha niya lamang ay isa. Ibig sabihin, katumbas nito ay isang bundok ng Uhud lamang na gantimpala. Ngayon naman tinatawag na salatu rak'atay at tawaf. Ito yung sala na sinasagawa pagkatapos po ng tawaf. Ito po ay sunna na pagkatapos natin magtawaf sa Kaaba, ito man ay sa Umrah o kaya naman ay sa Hajj, ay mag-ali po tayo ng dalawang rak'a. At ito po ay sinagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Maqam Ibrahim, sa tapat ng tinindigan ni Ibrahim alayhis salam, at mag-aali ka dito ng dalawang rak'a. At ang sumunod naman po yung salatu fi Masjid Quba, yung pagdarasal sa Masjid Quba. Ito po ay masjid na matatagpuan po dito sa loob ng Al-Madinatu Al-Munawwara. At ang kahigtan po nito ay sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja hatta ya'tiya hadzal masjid, Masjid Quba, fa salla rak'atayn kana lahu 'adlu, fa kana lahu 'adla umrah." Sinabi ni Propeta Muhammad, sino man sa inyo ang magtungo sa masjid na ito o salat o sa Masjid Quba at siya ay nag-alay o nagsagawa ng dalawang rak'a, ay para siyang o may gantimpala siya ng parang nagsagawa siya ng umrah. So nga dito lamang po, actually marami pa ditong mga bagay na nais kong bigkasin, balit napakahaba po ng ating oras na nakuha sa inyo. Tatapusin na po natin ito at panatilihin po natin ang pagiging o ang pagsasagawa ng mga dasal, lalong-lalo na yung mga tatawo o mga nawafil. Sapagkat, mga kapatid, ang pagsasagawa ng mga nawafil na ito ay kukumpleto sa mga nagawa nating pagdarasal ng mga farida. So, ganito na lamang po. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.